Rage on that beat, going crazy. Alright guys, here we go once again, once more. Welcome sa Team Forbes Unboxing, and today, mag-unbox tayo ng in-order namin sa Shopee. Tarang! Ito yung tinatawag na portable dust collector. O sa madaling sabi, ng iba is vacuum cleaner. So ito guys, disclaimer lang, sariwa po ito, fresh na fresh siya. Wala akong knowledge tungkol dito. So bali, unboxing at saka first impression, kung ano yung, kung gumagana ba to at kung sulit ba yung pagkakabili ng portable dust collector na to. Ito pala yung nabili namin sa halagang 980. Ayan, 980. Alright. Maraming ganito sa Shopee, sa Lazada. Pero ito yung isa sa pinaka-affordable at multi-purpose daw. Kasi as seen as a box is, pwede siyang may handle. Yung ganyan, parang hindi malakit yung bewang mo. Pwede sa floor. At tapos sa sasakyan. Ayan, sa mga upuan ng sasakyan. Alright, sa mga ganun. Buksan natin. Unbox natin. Ang ganda ng box, oh. Pulidong-pulido. Alright, sa unang appearance, manual. So ito mahalaga. Before operating your new vacuum cleaner, please read the instruction carefully. So yun guys, hubuan tayo doon. Ang sunod, meron tayong ito yung handle na merong switch. Ayan, tingnan nyo naman ang ganda nung pagkaka plastic nya, tapos yung metal. Ayan, tubular. Ito yata yung ano, ayan o, gumaganon sya pag pinipress mo to. Yon. So, lagay natin dito. Tapos, ito yung hose. Alright. No, mukhang matibay yung hose nyo. Maganda. Oops. Tapos, ito yung tip. Tip ng vacuum kung saan-saan. So marami siyang tip dito. Ito para sa mga, so tingin ko ito yung para sa mga ano, carpet. Para nababrush niya. Yan. Ito yung quality niya. Tapos ito. Hindi ko lang kung saan to. Alamin natin mamaya. Ito mukhang ano, para dito sa tubo. Yan, ito yung is para sa floor. Check natin. Yun, mayroon siyang ruler. Ayan o, may gulong siya, may ruler siya. Ay, meron din dito, may ruler din.
tapos para makuha talaga niyo yung dust. Ayan. Meron siyang rubber andito, stopper. Maganda yung plastic niya, guys, oh. Check niyo. Ayan, ang ganda ng pagkaka ano ng plastic. Premium yung ano niya. Quality ng plastic. And this time, dako tayo dun sa mismong machine. Alright, check this out. Sa machine. Alright, so yun guys, meron ditong specification ng vacuum. Ang nakalagay dito is yung input niya is 220 volts to 240 volts. 50 to 60 hertz. And ang power niya is 1200 watts. Babasahin ko muna yung manual kasi yun yung ano niya doon bago natin i-test. So mamaya guys, alamin natin kung gumagana ba to at kung sulit yung pera na binayad mo dito. So yun guys, bakit tayo nagre-review o nag-unbox ng ano, mga binibili natin online? Kasi unang-una gusto natin kung maganda, malaman kung maganda ba yung product bago tayo bumili. Pangalawa, kung talagang gumagana ba yung product. Yan yung isa sa mga dahilan kung bakit gusto kong mag-unbox, i-share ko sa inyo para meron kayong idea kung yung product na bibili nyo sa online shop is worth it or authentic at saka kalidad. So yun guys, disclaimer lang ulit na hindi po sponsored yung mga video na ginagawa ko. At ganun din, hindi rin po, dahil tinitest namin to ay kami po yung mga professional. Ito po ay para ipakita sa inyo kung yung mga nabibili natin online ay worth it at gumagana. So yun guys, maraming salamat. I-test natin ulit ito mamaya. Alright guys, ngayon i-assemble naman natin siya. I-test natin siya. Bago natin siya i-test, assemble muna natin siya. So alamin muna natin ito mga to, kung ano-ano to at kung ano-ano to. Alright. So, nabasa ko na yung manual kanina. And guys, note ko lang, take note lang, na yung dulo nito, yan lang. Sabi sa manual, kailangan mo daw ng ganito. So, yan, dapat prepare ka ng ganito. So, yan yung sasaksak mo, yan yung adapter na yan. So, ito, buti meron kami nito na test, matatest namin kagad ngayon. Yung palang haba ng ano niya, ang kable niya is parang 3.5 meter yung kable niya. So, punta tayo sa design, guys. Sa design, yan. Kung kukumpara mo siya sa ibang ano, mga nahawakan ko na klase ng plastic before, kailangan mo na konting ingat dito kasi ito yung malutong na plastic. Ayan, ito rin. Ito, medyo makuna to. Yung para mga pang blender na plastic. Ayan, yung... Tapos, ito yung switch para i-remove mo to. Ayan. Tapos, yung filter, ayan. Atake mo lang, pull out mo lang. Tapos, ayan, may instruction dyan. Yung open, tsaka close. Ayan. Ayan, i-close mo. So, ito yung filter. Mukhang matagal mo itong magagamit yung filter na to. So, yun guys. Ito yung paano siya ano, buksan yan. Tapos, ito. Yan, para dito. Buoy natin yung para sa pang floor. Ito. Ito. Meron siyang switch dyan. Nag-pull out yan pag sini-switch on off mo dito. So, bali itong butas na to, meron siya nito, yung button dyan. Press mo lang siya para pumasok dito sa hole, sa butas. Press mo lang. So, yun. Ayan, nakalock na siya. Ayan. So, pwede mo itong gamitin sa floor. Kina ate floor. Ayan. Tapos itong mga to, mga handle ng iyong mga pambala. Ito yung mga tip ng vacuum. So, ganun mo lang. Meron siya ding ano dito.
pa sobra para tumamag-lock siya dito. Stopper. Ayan. Yun. Pag narinig mo na yun, nakalock na siya. Tapos, itong mga ano mo, mga bala mo, ayan, gaganyan mo lang. Ito rin isa. Pang-holding siya dito. Ayan. Ganun lang siya kakadali. So ngayon, ititest natin yung para sa floor. Ayan. Ayun guys, nakita naman natin na gumagana siya. Nakita natin na gumagana siya. Pag pinindot mo siya ng once dito, na madiin, pwede mo lang bitawan. Pag pinindot mo ulit, ayan, mag-off na siya. So ito yung para sa floor. Alam ko, malaking bagay ito sa mga carpet. Eh, wala naman kaming carpet dito sa bahay. So yun. Wala naman din nilinisin kasi malinis yung tiles. So bali, tinest lang natin kung gumagana siya at kung humihigop ng dumi. So kanina may dumi doon, nahihigop siya. At itest natin yung mga ibang gamit, yung mga ibang mga tip niya kung magagamit natin sa ibang parte. Alright guys, na-dismantle ko siya doon sa handle niya. Pang standing position yung handle. So bali, ito naman, ito try natin. Ayan. Gagamitin natin dun sa na-stock namin na washing machine. Yung matagal na na-stock, parang ilang years na hindi nagamit. So, nagkaroon ng mga ipis-ipis yung loob. Ay, ipis-ipis. Mga dumi-dumi ng insekto. Mga ano ng ipis. So, yun. Alamin natin kung maganda siyang gamitin sa ganun. Kasi yung, di ba yung mga washing machine, hindi mo nang pwedeng baliktarin yung para itaktak mo. So ngayon ito, ito ang gagamitin natin ngayon. So itry natin. Alright guys, ayan. Check nyo muna. Ayan, tignan mo. Maraming mga remain ng insekto dyan. At kung ano, anong matagal siyang stuck. As in, parang 2 years yata, no? 2 years yung ginagamit. So, iyan natin. Gamitin natin itong vacuum na to. Ayan, gagamitin natin siya. Para makuskus din yung mga nandun sa loob. So, alright. Guys, parang ilang minuto pa lang siya nagagamit. Ito yung dumi. Ayan, check nyo yung dumi. Ilang minuto pa lang siya nagagamit, parang 5 minutes. Or ilang minuto, 1 to 2 minutes. Nararamdaman ko may init dito banda. Dito, may init siya dito. Meron siyang, sana naman hindi mag-overheat, pero sa tingin ko hindi naman. Siguro usual lang yun kasi may machine nga siya dyan sa loob. Pero hindi ko alam kung mag-overheat siya. So, try natin. So,
palitan ng tip. Yung isa. Yung isang tip. Malinis na siya. Right guys, so ito. Yung isang tip naman. Para mas masimot ko yung mga ano. Mga sulok-sulok. Alright. So, test ulit natin. Ayan guys, check nyo. Yung magagaan, humihiwalay siya. Andito siya sa ibabaw, yung magagaan. Tapos yung mga mabibigat, ayun, napansin ko. Ayun, yung mabibigat na dumi andito. Andito sa baba. Ayan, di sila magkakahalo-halo. Alright. Tapos napansin ko guys, talaga, siguro, maninibago lang ako. Hindi, parang hindi ako sanay ng may ganito kainit. Kasi habang hinahawakan mo siya, tapos ginagamit mo. Tapos ginagamit mo siya. Umiinit yung handle. Hindi naman totally dito. Dito sa part na to, ito. Itong part na to umiinit. Ito. Yan dito. So sa tingin ko, hindi siya pwede ng tuloy-tuloy na open, na naka-on. So kailangan kunyari mga ano, mabilisan. Kunyari, mga 1 minute off mo ulit, tapos pepe nga konti, tapos off mo ulit, pepe nga konti sa kagamit. Alright guys, ayun, nalaman natin kung gumagana siya at kung kalidad siya. So napansin nyo naman habang ginagamit ko siya na ano ko, na medyo na-alarma ako doon sa pag-init niya dito. Umiinit to, itong bandang to, ito yung siguro yung makina. Tapos dito banda, sa handle may mararamdaman kang init dito, tsaka dito. Pero hindi yung mismong handle. Tapos, sa tingin ko, ano, lightweight na siya kumpara sa ibang mga sinaunang mga vacuum cleaner. So, napaka-handy niya. So, sa kotse, pwede mo siyang gamitin dun sa mga upuan, yung mga natapon na ano, ng chichiria, nasa sulok ng upuan, ng kotse, ayan. Yung mga granules na chichiria, mga bits. At yun guys, hindi pala to kasama, but andito to. So napatunayan natin na para sa akin, sa halaga niya, ang rate ko dito is mga ano, 8/10, kasi medyo na-alarma ako sa pag-init. Pero do sa plastic na ginamit, tapos yung mga ano niya, tapos yung power niya, para makahigop ng mga dumi-dumi. Pero yung pati yung dumi ng daga, ayun no, sa ilalim, nahigop niya dun sa stock namin na washing machine. Tapos ito, tingin ko durable naman siya. Pag ano mo, siguro wag mo lang papersahin yung paggamit. Tapos, ayan. Kalidad yung mga plastic niya. Ayan yung mga plastic niya, ito kalidad. So yun guys, yun yung review natin at yung pag-unbox natin dito sa vacuum cleaner na to. Tinatawag siya na mini vacuum cleaner. So pwede siyang pang handy at pwede siyang nakastand, nakatayo ka. So hindi mananakit yung bewang mo pag gusto mong maglinis sa bahay nyo. Lalo sa mga carpet yung bahay. So yun guys, para sa akin sulit na to. Kasi maraming vacuum cleaner dyan, 2,000 plus, 2K plus, or more than pa. And halos parang pareho lang din naman.
Parang hindi man nakakahigop ng dumi. At siguro nasa paggamit na rin kung paano tatagal yung gamit mo. So yun guys, maraming salamat sa review, sa panonood ng review na to. I-follow nyo rin yung Facebook page namin, nasa description link. At huwag nyong kaligtaan na mag-subscribe at i-share nyo yung review na to kung nagustuhan ninyo at kung nakatulong sa inyo, para matulungan din natin yung iba. Yun yung purpose ko guys kung bakit nag-upload ako ng mga review ng product. Hindi dahil gusto kong bumili kayo, dahil gusto kong makita ninyo kung ano yung mga kalidad ng nabibili online. Kasi di ba pag online, picture lang nakikita natin. Tapos nagbabasa lang minsan tayo sa mga review ng yung mga picture-picture nila, mga review nila sa comment section. Pero ito at least nakikita nyo yung video kung paano ginagamit. Kaya yan guys, yun yung purpose kung bakit nag-upload ako ng video. Madagdagan din yung kaalaman natin tungkol sa mga nabibili online shop. So maraming salamat. I hope you guys na nagustuhan niyo yung video na to. So susunod ulit. Kita-kits tayo. Ahu-ahu!